Kamusta, mga kamistri? Pamilyar ka ba sa lugar na Balete Drive? Alamin natin ang kwento nito at bakit ito kinakatakutan. Ano ba ang hiwaga ang bumabalot sa kalye nito? Pero bago yun, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bago kong kwento. Mga kamistery, tara na! Ang Balete Drive. Ang Balete Drive ay isang kalye na matatagpuan sa pagitan ng E. Rodriguez at M. Domingo Avenue sa New Manila, Quezon City. Malapit ito sa St. Paul's College at Gilmore's Avenue na mas kilala bilang bilihan ng mga murang parts at accessories ng computer. May haba itong 1.3 kilometers. Pero una sa lahat, mas magandang alamin muna natin kung bakit tinawag na Balete Drive ang kaling ito. Tinawag itong Balete Drive dahil ayon sa mga matagal lang residente dito, ay may malaking puno ng balete na nakatirik sa gitna ng kalye nung hindi pa inaayos ang kalye na ito. Sinasabing noong 19th century, panahon ng Kastila nang simulang gamitin ang kalye na ito. At noong 1970 ay sinimulang ayusin ang kalye na ito sa utos na din ng dating Pangulong Marcos. Pero noong 1950 ay nag-umpisa nang umugong ang kwentong kababalaghan sa kalye na ito. Pinaniniwalaan na ang punong balete ay nagiging tirahan ng kapre, diwata, tikbalang at iba pang laman lupa. Pero mas nakilala ang kalye ng Balete Drive dahil sa White Lady na pag-alagala sa lugar na ito. At minsan ay sumasakay sa likod ng sasakyan at pag iyong titingnan ay bigla itong nawawala. Ang estudyante sa Balete Drive. Ayon sa kwento, ay may isang estudyante na ginabi ng uwi. Habang siya'y papauwi, ay nag-aabang siya ng masasakyan. Hindi nagtagal ay may dumaan na taxi at kanyang pinara. Nung una ay maayos pa ang kanyang biyahe. Ngunit siya'y nagtaka dahil imbis na iatid siya sa kanyang bahay ay tinala siya ito sa isang madilim na lugar. At sa lugar na iyon ay doon siya inalay ng taxi driver at pinatay. Upang walang makita ebidensya, ay naisipan ng taxi driver na dalhin ang bangkay sa Balete Drive at doon ay itapon at iwan. Kaya simula noon, dahil sa kawalan ng hustisya, ay madalas nagpapakita ang White Lady sa mga taxi driver na napaparaan sa Balete Drive. Dahil linahanap niya ang taxi driver na umalay at pumaslang sa kanya upang singilin at pagbayarin sa kasalanang ginawa. At sinasabi, kung hindi maulan ay sa kabilugan ng buwan nagpapakita ang White Lady sa Balete Drive. Ang dalaga sa Balete Drive. Ang kwentong ito
ay nangyari noong 1949 sa pagitan ng kanto ng Balete Drive at kali ng E. Rodriguez, kung saan isang malaking na aksidente ang nangyari sa isang 16 gulang na babae na anak ng isang prominenteng pamilya sa Balete Drive. Isang normal at tahimik na gabi nang makatanggap ng tawag galing sa isang kaibigan ang dalaga at niyayaya itong mag-stroll. Pero dahil sa hipit ng mga magulang sa kanya ay alam niyang hindi siya papayagan ito. Nung una ay nagdadalawang isip pa ang dalaga, pero dahil sa pamimilit ng mga kaibigan ay napapayag na rin ito at sinabing magkita na lang sila sa kanilang tagpuan. Ang dalaga ay niregaluhan ng kanyang ama ng isang pulang Volkswagen nung kaarawan nito. Aminado ang dalaga na hindi pa siya bihasa sa pagmamaneho dahil hindi siya pinapayagan ng kanyang ama na dalhin ang sasakyan na malayo sa kanilang lugar. Ngunit sa kagustuhang matuto ay itinakas ng dalaga ang kanyang sasakyan. At habang tinatahak ng dalaga ang kahabaan ng Balete Drive ay nakaramdam ito ng excitement, kaya hindi niya napigilan ang kanyang sarili na tapakan ng gas ng kanyang sasakyan. At sa pag-aakalang walang ibang sasakyan sa lugar ay lalong diniinan ng dalaga ang tapak sa gas hanggang sa nakarating siya sa kanto ng Balete Drive at kali ng E. Rodriguez. Masyadong nakatuon ang pansin ng dalaga sa likuran ng sasakyan, kaya hindi niya napansin ang isang itim na Mercedes-Benz. Nagulat siya sa pagbusina ng paparating na Mercedes-Benz. Ngunit imbis na preno ang kanyang tapakan ay napapikit na lamang siya at naidiinan niya lalo ang tapak sa gas. Kasunod noon ang mariin ang paggasgas ng gulong sa kalsada at pagkampas ng unahan ng kanyang sasakyan sa puno ng balete. At pagkatapos niyon ay walang hanggang katahimikan. At nang gabing iyon, sa bahay ng dalaga ay nagising ang ina nito at pumaba dahil ito ay nauuwaw. At sa kanyang pagpunta sa palamigan para kumuha ng tubig ay nakasulubong niya ang kanyang anak at tinanong niya ito kung bakit gising pa ito. Tumugon ang dalaga at sinabing nagpahangin lang ito sa asutea at matutulog na ito. Tumugon ang ina ng dalaga, "O sige, magpahinga ka na ng mabuti." At pagkainom ng tubig ng ina ng dalaga ay nakatanggap ito ng tawag mula sa pulisya na ang kanyang anak na dalaga ay naaksidente. Sa pagtataka at tensyon ay napaupo ito nung marinig ang balita. Hindi ito makapaniwala dahil kausap niya pa lang ang kanyang anak. At simula noon ay idinikit na ang kwento ng white lady sa Balete Drive sa aksidenteng iyon. Ilan lamang yan sa mga kwentong bumabalot sa Balete Drive. At kung merong mang kakaiba sa puno o kababalagang ito ay hindi natin malalaman dahil ang kababalagan ay wala sa puno kundi sa lupa na kinatitirikan ito. May mga nagsasabi din na paraan ito upang pangilagan lugar upang hindi maugaran ng mga magnanakaw o
Naisip man o may katotohanan, bahagi na ng kulturang Pinoy ang mga kwentong ito.